itong sitwasyon na to. Itong magnetic contactor na to, ito yung nangyari. Nasira na siya. Itong 3-piece na siya, 3-piece na magnetic contactor, nagpikit yung terminal. Ayun, itong sa akin, ideal lang to. Lalo na dun sa mga malayo yung mabilhan, tapos gusto nga paandar yung machine ngayon or motor. Ito yung gagawin mong tips. Bibigay ko sa inyo, baka hindi nyo pa alam to. Idea lang sa akin. Bibigay ko na idea sa inyo. Ito yung gagawin nyo. Ito yung gagawin nyo. Unang-una, baklasin nyo itong mga nut, itong mga bolt. Itong daanan ng wire, baklasin nyo ito. Sunod, pag nabaklasin nyo na yan, tapos tanggalin nyo itong ano, yung sa magnet. Ito, Baklasin na. Pag nabaklasin nyo na yan, tanggalin nyo na itong ano ito. May makita nyo itong mga ano ito. Madali lang yan. Ilan ang dali? Ilan ang isa? Pag nabaklasin nyo yan, dali lang to. Ito itong mga bolto to, galing to dito. Diyan galing yan, diyan. Ngayon, baklasin lang yan. Baklasin nyo lang yan. Ganun nyo lang to. Kita. Yan. Yan ito, nakita nyo na video. Yan. Ano nyo lang yan. Makatanggal yan. Nakita nyo. Ang problema niya, sunog na siya. Ito yung magpupuntak sa lalim. Pag nag-switch ito, pag nag-switch yung contactor, baba, susupplyan na siya. Susupplyan nyo ng 220. Kasi since ito, 3-piece ang ano nito. Mga viewers, lalo sa maliktik siya, baka ako magbigay lang ng idea. Hindi naman ako perfecto, pero bibigay na ako ng idea. Lalo na maliktik siya, tatlong wire siya, 3-piece, since 3-piece. Ngayon, ang problema, nag-short itong contactor. Nag-short. Hindi. Pag nag-short yan, pag nagdikit yan, since magdikit yan, tanggalin ko pa. May problema pa eh. Ayan. Yan o. Kita nyo? Sunog na sunog na. Diba? Sunog na sunog. Ngayon, sa loob yan, parang ganito yan. Pag sinuplayan mo ng 220, iba ang supply nito eh, 220. May supply siya 220 para dun sa magnet niya. Pag nag-magnet na yan, pag nag-magnet na, gaganon yan. Ngayon, nasunog. Sunog siya. Na ganun siya. Hindi mo na ma-off. Kasi nagdikit na eh. Nagdikit na siya kahit anong mo. Palagi na siya nagdikit. Pagka ganun na lang. Ganun na lang. Palagi na nagdikit. Ang problema na. Napalaki ang problema na. Kasi hindi mo na yan mapatay. Palagi na naka-on yan. Ito maapiktuhan yung ano. Maapiktuhan yung nasabit mo. Problema yan. Ngayon, mapipilitan ka talagang baklasin mo yan. I-repair mo yan sa panandali ang strategy. Ngayon, bibili ka pa. Malayo pa ang travel mo. Ito na lang ang gagawin nyo. Kaya hindi ito na sa video ko, ibigay ko na idea. Baka sakali, nakapagbigay ko na idea, mga kalaman. Ito na lang. Baklasin nyo yan. Lihain nyo siya. Lihain nyo siya ng pino. Napaka-pino talaga. Pino, yung smooth na smooth, lihain nyo yan, tsagaan nyo, lihaan nyo, liha, tapos balik nyo yan. Sakit lang. Sampak lang yan dyan, oh. Salpak nyo lang yan, pak, yun na yun. Pag nalihan nyo, lahat ng mga terminal yan, andyan ang nangyari na. Oh, kita nyo, sunog yan. Sunog ang mga contact yan. Yan ang napakahiya. Lalo pag nasiraan ka ng electric motors, yan hindi pa agad itatapon to. Hanggat hindi mawala itong ano, hanggat hindi mawala yung parang ano na yan. Meron yan, naka-ano yan siya, terminal na yan. Yung hanggat hindi yan napunpun, kaya nyo pang ano yan, gawa ng paraan yan, lihain nyo lang. Kasi ang nangyari niya, pag ganon, pag on, kasi ito may both ano to, may supply doon silang kuryente. Dito may supply kuryente. Ito may supply. Ngayon pag switch, pag lagay nyo na 220 sa magnetic contactor, automatic mag-spark yan. Pag ganyan, mag-spark yan. Ngayon, dahil nag-spark sila, medyo dumikit yung sa katagalan, ano, ito kasi magnetic doon siya. Sa katagalan niya, ganun-ganun, dumikit.
hindi mo yan mabaklas. Hindi mo na yan maano, hindi na yan maupanay, under na yung ano mo mga circuit. Kaya ang masisira yun. Paano kung may emergency, hindi na yan mag-trip. Hindi na yan masusunog yung mga electric motors mo, or etc. Ano po pang mga appliances mo dyan. Ito na yung gagawin mo, pinaka-test. So, I hope mayroon kayong natutunan sa video ko na to. Comment lang kayo dyan. Pag-usol nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko, I share. Maraming salamat.